LTO exam reviewer for professional updated as of November 2023. Question number 1, anong dapat mong gawin pag makita mo ang tanda na ito? Letter A, dapat kang magbigay daan. Letter B, ikaw ang may right of way. O letter C, early warning device. The correct answer is letter A, dapat kang magbigay daan. Question number 2, ang palatandaan na ito ay indikasyon na letter A, school zone, B, lugar tawiran, or letter C, palaruan. The correct answer is letter B, lugar tawiran. Question number 3, ang lisensya ng isang driver na nahuli ng 3 beses sa loob ng 12 buwan ay maaaring bawiin o suspindihin ng direktor sa loob ng letter A, hindi lalampas sa 2 taon, letter B, 3 taon, or letter C, habang buhay. The correct answer is letter A, hindi lalampas sa 2 taon. Question number 4, ikaw ay may narinig na sirena sa kalsada na may two-way na trapiko. Anong dapat mong gawin ayon sa batas? Letter A, pumwesto sa kanan at tuminto. Letter B, bilisan ang patakbo at tumabi sa daan. O letter C, magtuloy-tuloy na matulin ang patakbo. The correct answer is letter A, pumwesto sa kanan at tuminto. Question number 5, anong dapat gawin ng driver kapag nagsimulang dumulas ang sasakyan? Letter A, huminto agad. Letter B, higpitan ang kapit sa manibela at bagalan ng pag-andar. Or letter C, ituon ang mga gulong sa direksyon ng dulas. The correct answer is letter B, higpitan ang kapit sa manibela at bagalan ng pag-andar. Question number 6, kung ikaw ay naglalakbay sa kalsada na may 2 lane at nakita mo na ang tsyansa ng peligro ay pareho sa magkabilang lane, ikaw ay dapat na. Letter A, iposisyon ang sasakyan ng bahagya sa kanan. Letter B, iposisyon ang sasakyan ng bahagya sa kaliwa. Or letter C, iposisyon ang sasakyan sa gitna. The correct answer is letter C, iposisyon ang sasakyan sa gitna. Sa gabi ay hindi ka dapat magpatakbo sa bilis na pipigil sa iyong huminto sa loob ng distansya na. Letter A, tanaw mo gamit ang headlights. Letter B, 4 na kotse ang haba. Or letter C, 170 talampakan. The correct answer is letter A, tanaw mo gamit ang headlights. Question number 8, ang pagkain, pag-inom, pagbabasa o paggawa ng anumang maaaring makakuha ng pansin sa iyong pagmamaneho ay letter A, hindi pwede. Letter B, pinahintulutan ito kung mayroon kang professional driver's license. Or letter C, pinahintulutan hanggat maaari mong hawakan ito. The correct answer is letter A, hindi pwede. Question number 9, ang palatandaan na ito ay indikasyon na letter A, motorcycle lane, letter B, bike lane, or letter C, bangketa. The correct answer is letter B, bike lane. Question number 10, sa masamang kondisyon, ang 2-second rule ay dapat maging letter A, 5 seconds, letter B, 6 seconds, or letter C, 4 seconds. The correct answer is letter C, 4 seconds. Anong habit ang tutulong sa iyo para makaiwas sa fixed stare at mga distraksyon? Letter A, ang regular na pagtingin sa malayo at malapit. Letter B, ang pagtingin sa kalsada. Or letter C, ang pagtingin sa tulin ng ibang sasakyan. The correct answer is letter A, ang regular na pagtingin sa malayo at malapit. Question number 12, kapag liliko pa kaliwa, kailangan mong magbigay daan sa mga sasakyan na galing sa kasalungat na direksyon. Letter A, hanggang makakadaan ang 2 sasakyan. Letter B, na malapit at delikado. Or letter C, hanggang makadaan ang 5 sasakyan. The correct answer is letter B, na malapit at delikado. Question number 13, kung may sasakyan na pumasok sa intersection kasabay mo at ito ay nasa kanan mo, ikaw ay by same time rule, letter A, dapat na magbigay sa daan. Letter B, dapat gawin ang tama. Or letter C, ang may right of way. The correct answer is letter A, dapat na magbigay sa daan. Question number 14, kapag naglalakad sa kalsada na walang bangketa, ikaw ay dapat manatili sa letter A, kaliwang bahagi ng kalsada at maglakad sa kasalungat na direksyon ng daloy ng trapiko. Letter B, sa kanan na bahagi ng kalsada. O letter C, sa kanan o kaliwa ay ayos lang. The correct answer is letter A, kaliwang bahagi ng kalsada at maglakad sa kasalungat na direksyon ng daloy ng trapiko.
Question number 15. Ano ang mangyayari kapag pumutok ang iyong gulong sa likod? Letter A. Gagewang ang likod sa panig ng pumutok na gulong. Letter B. Gagewang ang likod sa palayo sa pumutok na gulong. O letter C. Ang harapan ay babatakin papunta sa panig ng pumutok na gulong. The correct answer is letter B. Gagewang ang likod sa palayo sa pumutok na gulong. Question number 16. Sa isang intersection na may stop sign, dapat kang letter A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. Letter B. Huminto at magpatuloy kung walang panganib. O letter C. Magbigay daan sa mga sasakyan mula sa kanan o kaliwa at magpatuloy kung walang panganib. Para answer is letter B. Huminto at magpatuloy kung walang panganib. Question number 17. Kapag papalapit sa rilis ng tren kung saan may senyas na may paparating na tren, ikaw ay dapat na. Letter A. Huminto na may isa't kalahating metro na layo sa rilis. Letter B. Bagalan ng patakbo at tumuloy ng maingat. Letter C. Bilisan ng patakbo at unahan ng tren. The correct answer is letter A. Huminto na may isa't kalahating metro na layo sa rilis. Question number 18. Kapag may sinusundan na sasakyan, ito ang rule na magandang sundin. Letter A. 1 car length per 20 mph or 30 kph speed. Letter B. 1 car length per 30 mph or 40 kph speed. Or letter C. 1 car length per 10 mph or 20 kph speed. The correct answer is letter C. 1 car length per 10 mph or 20 kph speed. Question number 19. Kapag magpaparada sa pababang kalsada, ang mga gulong ay dapat pihitin. Letter A. Paharap sa gilid ng bangketa. Letter B. Palayo sa gilid ng bangketa. O letter C. Kahit saang direksyon. The correct answer is letter A. Paharap sa gilid ng bangketa. Question number 20. Ano ang paglabag mo kapag ikaw ay nagsakay ng pasahero kung saan ito ay pinagbabawal? Letter A. Kawalan ng magandang asal. Letter B. Reckless driving. Or letter C. Obstruction sa daloy ng trapiko. The correct answer is letter C. Obstruction sa daloy ng trapiko. Question number 21. Kung ikaw ay umaatras ng padiretso, lumingon sa likod? Letter A. Pakanan. Letter B. Pakaliwa at pakanan. Or letter C. Pakaliwa. The correct answer is letter A. Pakanan. Question number 22. Ang pagmamaneho ng PUB na may stereo music ay may parusa na. Letter A. Multa na 1,000 piso. Letter B. Pagbawi ng lisensya at rehistro. Or letter C. Pagkakakulong ng driver sa loob ng 6 na buwan. The correct answer is letter A. Multa na 1,000 piso. Question number 23. Nasa likod ka ng isang malaking sasakyan. Paano mo mapapagbuti ang iyong pananaw sa unahan? Letter A. Lumipat sa kanan. Letter B. Manatili sa malayong likuran. Or letter C. Mag-overtake sa lalong madaling panahon. The correct answer is letter B. Manatili sa malayong likuran. Question number 24. Saang bahagi ng kalsada dapat magmaneho kung may sinusundan na taxi? Letter A. Kaliwa. Letter B. Kanan. Or letter C. Gitna. The correct answer is letter C. Gitna. Question number 25. Anong dapat mong patayin bago ka magmaneho? Letter A. Choke. Letter B. Senya sa pagliko. Or letter C. Headlight. The correct answer is letter A. Choke. Question number 26. Kung sa tingin mo na ang sasakyan na iyong naabutan ay hindi nagbibigay ng tamang paraan, dapat letter A. Huwag lampasan. Letter B. Gamitin ang busina. Or letter C. Magmaneho ng mabilis. The correct answer is letter B. Gamitin ang busina. Question number 27. Maaari bang gamitin ng isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon? Letter A. Oo. Letter B. Depende sa klase ng sasakyan. Letter C. Hindi. Or letter D. Depende sa kasarian ng bata. The correct answer is letter C. Hindi. Question number 28. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A. Matarik ang kalsada.
Letter B, silang kalsada. Or letter C, ilog. The correct answer is letter C, ilog. Question number 29. Para sa mga motorsiklo, kapag paparating sa palusong ang driver ay dapat na letter A, lumipat sa neutral. Letter B, lumipat sa mas mataas na gear. Or letter C, lumipat sa mas mababang gear. The correct answer is letter C, lumipat sa mas mababang gear. Question number 30. Anong kahulugan ng senyas trapiko na ito? Letter A, mga motorsiklo lamang. Letter B, mga motorsiklo na walang angkas lamang. O letter C, bawal ang mga motorsiklo. The correct answer is letter C, bawal ang mga motorsiklo. Question number 31. Ano ang hindi minumungkahing gawin kung ikaw ay mag-U-turn? Letter A, pagtingin sa lilikuan bago lumiko. Letter B, pananatili sa kaliwang bahagi ng pinakaloob na lane. O letter C, pagpreno ng gulong sa harapan. The correct answer is letter C, pagpreno ng gulong sa harapan. Question number 32. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan na gawin ng mga tricycle sa loob ng batas trapiko? Letter A, maglagay ng audio at video gadget. Letter B, maglagay ng mga aksesorya upang makatawag pansin sa mga pasahero. Or letter C, limitahan ang paglalagay ng mga ilaw, tunog at iba pang mga aksesorya. The correct answer is letter C, limitahan ang paglalagay ng mga ilaw, tunog at iba pang mga aksesorya. Question number 33. Ilang taon ang maaaring ibigay na lisensya sa isang driver na walang traffic violation? Letter A, 10 taon na lisensya. Letter B, 12 taon na lisensya. O letter C, 3 taon na lisensya. The correct answer is letter A, 10 taon na lisensya. Question number 34. May kotse sa unahan mo at gusto mong mag-overtake pero hindi ka sigurado kung ligtas ito. Dapat kang letter A, huwag mag-overtake kung may pagdududa. Letter B, sa iba nag-overtake na sasakyan. Letter C, magmabilis subalit pailawin ang ilaw sa paparating na trapiko. The correct answer is letter A, huwag mag-overtake kung may pagdududa. Question number 35. Anong ibig sabihin ng solid yellow line sa kalsada? Letter A, maaari kang mag-overtake. Letter B, pinagbabawal ang pagpalit ng lane. Or letter C, pinapaintilutan ng pag-U-turn. The correct answer is letter B, pinagbabawal ang pagpalit ng lane. Question number 36. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Letter B, matarik na kalsada. O letter C, matarik ang pababang direksyon ng kalsada. The correct answer is letter C, matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Question number 37. Ang paghahatid ng mga pagkain gaya ng pizza, burger at iba pa gamit ang motorsiklo ay isang trabaho na kinakailangan ng bilis. Gayunpaman, ang driver ay upang makahabol lamang sa oras. Letter A, maaaring gumamit sa bangketa o gutter ng kalsada. Letter B, hindi maaaring dumaan sa bangketa. Or letter C, maaaring laktawan ang daanan na pang motorsiklo. The correct answer is letter B, hindi maaaring daanan ang bangketa. Question number 38. Nasa rotonda ka na at malapit ka ng lumabas. Kailan ka dapat magsenyas? Letter A, magdahan-dahan sa ligtas na takbo at magsenyas pa kanan bago ka lumabas. Letter B, magsenyas pa kanan habang papasok at magsenyas pa kaliwa para lumabas sa rotonda. O letter C, magsenyas pa kaliwa habang papasok at panatilihin ang senyas hanggang makalabas. The correct answer is letter A, magdahan-dahan sa ligtas na takbo at magsenyas pa kanan bago ka lumabas. Question number 39. Sinong gumagamit ng daan? Letter A, mga motorista, taong naglalakad, siklista at mga pasahero. Letter B, mga motorista, sasakyan at siklista. Or letter C, mga sasakyan, gumagalaw at hindi gumagalaw. The correct answer is letter A, mga motorista, taong naglalakad, siklista at mga pasahero. Question number 40. Ang espesyal na pamasahe, mas mataas, ay maaaring singilin sa mga pasahero na naglalakbay sa ating gabi. Letter A, oo. Letter B, hindi. C, oo, sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. The correct answer is letter C, oo, sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Question number 41. Anong ibig sabihin ng baligtad na tatsulok na may pulang border? Letter A, huminto at tumuloy. Letter B,
magdahan-dahan. Or letter C, magbigay ng karapatan sa daan. The correct answer is letter C, magbigay ng karapatan sa daan. Question number 42, saan ka dapat huminto bago pumasok sa rotonda? Letter A, sa linya ng paghintay o holding line. Letter B, sa panlabas na lane ng rotonda. Or letter C, sa tawiran ng mga tao. The correct answer is letter A, sa linya ng paghintay o holding line. Question number 43, anong ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? Letter A, bawal bumusina. Letter B, bawal gumamit ng dihangin na busina. O letter C, bawal pumasok ang mga sasakyan na walang busina. The correct answer is letter A, bawal bumusina. Question number 44, anong dapat na kulay na tail light ng motorsiklo? Letter A, asul. Letter B, pula. O letter C, dilaw. The correct answer is letter B, pula. Question number 45, anong dapat mong tingnan kung ikaw ay naghahanda sa pagdahan-dahan? Letter A, mga sasakyan sa kaliwa at kanan. Letter B, neutral na kambyo. O letter C, mga sasakyan sa harap at likuran. The correct answer is letter C, mga sasakyan sa harap at likuran. Question number 46, alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid. Letter B, sa sanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. O letter C, papasok sa sangandaan. The correct answer is letter B, sa sanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. Question number 47, anong ibig sabihin ng pavement marking na ito? Letter A, bawal mag-overtake. Letter B, bawal huminto. Or letter C, gilid ng kalsada. The correct answer is letter C, gilid ng kalsada. Question number 48, alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, bawal tumawid ang hayop. Letter B, kulungan ng hayop. Or letter C, tawiran ng hayop. The correct answer is letter C, tawiran ng hayop. Question number 49, ano ang dilabag ng rider na ito? Letter A, hindi tamang paggamit ng linya. Letter B, disregarding traffic sign. Or letter C, disobeying traffic sign. The correct answer is letter B, disregarding traffic sign. Question number 50, sino ang may unang karapatan kung magkasabay na dumating sa intersection ang dalawang sasakyan na nagmula sa magkasalungat na direksyon? Letter A, ang mas malaking sasakyan. Letter B, ang sasakyan sa kaliwa. Letter C, ang sasakyan sa kanan. O letter D, ang mas mabilis na sasakyan. The correct answer is letter C, ang sasakyan sa kanan. Question number 51, ang panukat na ito ay nagpapabatid sa driver ng revolusyon ng makina sa bawat minuto. Letter A, speedometer. Letter B, odometer. O letter C, tachometer. The correct answer is letter C, tachometer. Question number 52, ang gasolinang natapong sa kalsada ay magiging mapanganib sa letter A, mga sasakyan. Letter B, mga bus. O letter C, mga motorsiklo. The correct answer is letter C, mga motorsiklo. Question number 53, ang isang rider ay maaaring ma-exempt mula sa suot na helmet, letter A, sa kondisyon na ang rider ay nagnanais na gamitin ang motorsiklo sa isang maikling drive lamang. Letter B, sa kondisyon na ang mahabang biyahe ay hindi sa abalang kalsada. O letter C, maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang eksepsyon sa hindi pagsusuot ng helmet. The correct answer is letter C, maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang eksepsyon sa hindi pagsusuot ng helmet. Question number 54, habang nagmamaneho sa gitnang lane, pinara ka ng traffic enforcer at magpapaliwanag na sa iyong bayolasyon. Ano ang susunod mong gagawin? Letter A, ibigay ang iyong lisensya sa pagmamaneho at maghintay. Letter B, ipaliwanag ang iyong panig sa traffic enforcer at makipag-ayos. Or letter C, sabihan ng enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. The correct answer is letter C, sabihan ng enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Question number 55, anong kasuotan ang pinapayong gamitin kung sasakay sa motorsiklo upang maiwasan ang banggaan lalo na kung gabi? Letter A, protective clothing. Letter B, coverall. Or letter C, matingkad na kasuotan. The correct answer is letter C, matingkad na kasuotan.
Question number 56, alin sa mga sumusunod ang dapat na nasa mabuting kondisyon kapag nagmamaneho? Letter A, velocimetro. Letter B, chain train. O letter C, lahat ng nabanggit. The correct answer is letter C, lahat ng nabanggit. Question number 57, anong dapat na sukat ng pinasadyang registered box o carrier ng motorsiklo? Letter A, 2 feet by 2 feet by 2 feet. Letter B, 2.5 feet by 2.5 feet by 2.5 feet. Or letter C, 3 feet by 3 feet by 3 feet. The correct answer is letter A, 2 feet by 2 feet by 2 feet. Question number 58. Ang isang driver na natutulog ng maaga para sa trabaho sa susunod na araw ay isang simbolo ng letter A, isang matulungin na driver. Letter B, isang magalang na driver. Or letter C, isang professional na driver. The correct answer is letter C, isang professional na driver. Question number 59. Ang isang lubos na katwiran kung saan ang isang bata ay maaaring sumakay ng motorsiklo bilang isang pasahero ay letter A, kung ang paa ng bata ay komportabling nakaapak sa foot peg ng motorsiklo. Letter B, kung ang batang nakasakay ay nagmamadaling makarating sa paaralan. Or letter C, kung ang batang nakasakay ay may paintulot ng magulang. The correct answer is letter A, kung ang paa ng bata ay komportabling nakaapak sa foot peg ng motorsiklo. Question number 60. Ayon sa RA 4136, ang aplikante ng professional driver's license ay kinakailangan hindi bababa sa edad na letter A, 16 na taong gulang. Letter B, 18 taong gulang. Or letter C, 21 taong gulang. The correct answer is letter B, 18 taong gulang. Question number 61. Ang dalawa o higit pang mga motorsiklo na kasama magbiyahe ay dapat magmaneho A, sa sariling landas. B, sa isang linya. Or letter C, sa isang staggered formation. The correct answer is letter C, sa isang staggered formation. Question number 62. Anong ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? Letter A, ipagpatuloy ang pagmamaneho, sira ang ilaw trapiko. Letter B, huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. O letter C, maingat na magpatuloy. The correct answer is letter B, huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Question number 63. Bakit hindi ligtas na sumabay sa tabi ng kotse? Letter A, dahil sa blind spot. Letter B, ang isa pa na driver ay maaaring magpanik. O letter C, baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. The correct answer is letter C, baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. Question number 64. Anong dapat mong gawin upang maiwasan ang biglaang pagnginig o walang tigil na pag-idle? Letter A, lumipat sa mababang gear ng mabilis. Letter B, bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. Or letter C, lumipat sa mababang gear kapag bumaba. The correct answer is letter B, bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. Question number 65. Ayon sa RA 11235, kinakailangan ng mga driver na maglagay sa kanilang mga motorsiklo ng letter A, dalawang plaka, isa sa harap at isa sa likod. Letter B, isang plaka sa likod. Or letter C, tatlong plaka, isa sa harap, isa sa likod at isa sa gilid. The correct answer is letter A, dalawang plaka, isa sa harap at isa sa likod. Question number 66. Saan mo makikita ang senyas trapiko na ito? Letter A, sa dulo ng kalsada. Letter B, sa palaruan. O letter C, sa pooktawiran ng paaralan. The correct answer is letter C, sa pooktawiran ng paaralan. Question number 67. Aling larawan ang nagpapakita ng ipinagbabawal na pag-overtake? Letter A, letter B, o letter C? The correct answer is letter B. Question number 68. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, madulas na kalsada. Letter B, papalaki ang kalsada. Or letter C, papaliit ang kalsada. The correct answer is letter C, papaliit ang kalsada. Question number 69. Anong kahulugan ng senyas trapiko na kulay pula na pabilog, oktagon o baliktad na tatsulok?
Letter A, nagtatakda o nagbabawal. Letter B, nagbibigay babala. Or letter C, naguutos ng direksyon. The correct answer is letter A, nagtatakda o nagbabawal. Question number 70. Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay letter A, magpalit ng linya o daan. Letter B, palikong pa kanan. Or letter C, palikong pa kaliwa. The correct answer is letter C, palikong pa kaliwa. Question number 71. Sa nakamotorsiklo na may balak lumiko pa kanan, ang dapat gamitin na senyas ay letter A, kaliwang kamay na nakataas. Letter B, kanang kamay na diretsyong nagtuturo pa kanan. O letter C, kanang kamay na nakataas. The correct answer is letter A, kaliwang kamay na nakataas. Question number 72. Anong kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti, na prihaba o parisukat ang hugis? Letter A, nagbibigay impormasyon o kaalaman. Letter B, naguutos ng direksyon. O letter C, nagbibigay babala. The correct answer is letter A, nagbibigay impormasyon o kaalaman. Question number 73. Ayon sa RA 10666, ano ang pinakamabigat na parusa sa pagmamaneho ng motorsiklo na may nakasakay na bata? Letter A, direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. Letter B, multa at 3 buwan na pagsuspindi ng lisensya sa pagmamaneho. Or letter C, multa at 6 na buwan na pagsuspindi ng lisensya sa pagmamaneho. The correct answer is letter A, direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. Question number 74. Ilang auxiliary light kagaya ng LED ang maaaring ikabit sa motorsiklo? Letter A, 4. Letter B, 3. Or letter C, 2. The correct answer is letter C, 2. Question number 75. Anong ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? Letter A, maaari ka magparada sa mga araw na ipinakita. Letter B, bawal pumarada kahit kailan. O letter C, bawal pumarada mula Lunes hanggang Biyernes. The correct answer is letter C, bawal pumarada mula Lunes hanggang Biyernes. Question number 76. Ang chain ng drive ay dapat na regular na suriin at siguraduhin ang letter A, paglalagay ng sapat na langis o grasa. Letter B, paglalagay ng sapat na langis o grasa at pag-adyas sa sapat na tensyon. Or letter C, paglalagay ng langis at putulin ito kung kinakailangan. The correct answer is letter B, paglalagay ng sapat na langis o grasa at pag-adjust sa sapat na tensyon. Question number 77. Kasama sa preventive maintenance ang pagsuri ng lahat ng mahalagang bahagi, mga consumables at accessories ng sasakyan upang letter A, ipasa ng LTO ang pag-renew ng pagre-rehistro. Letter B, maging mas pamilyar sa sasakyan. O letter C, panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. The correct answer is letter C, panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Question number 78. Anong mga palatandaan ang nagbibigay kaalaman at payo sa mga gumagamit ng kalsada tungkol sa mga direksyon, distansya, ruta, lokasyon ng mga serbisyo para sa gumagamit ng mga kalsada at mga lugar na ninanais puntahan? Letter A, mga senyas na nagbibigay kaalaman. Letter B, mga babala. O letter C, mga palatandaan ng regulasyon. The correct answer is letter A, mga senyas na nagbibigay kaalaman. Question number 79. Maaari mo bang gamitin ang iyong telepono habang nagmamaneho ng motorsiklo? Letter A, oo, para tawagan ng mga pasahero. Letter B, hindi, ito ay pinagbabawal ng batas. O letter C, depende sa kalye, ang paggamit nito sa pangunahing daan ay illegal. The correct answer is letter B, hindi, ito ay pinagbabawal ng batas. Question number 80. Pinapayuhan ng mga driver ng motorsiklo na buksan ang kanilang mga headlight. Letter A, sa araw o gabi. Letter B, sa gabi. Or letter C, kapag malakas ang ulan. The correct answer is letter A, sa araw o gabi. Question number 81. Ano ang mga kailangan sa pagpaparehistro ng sasakyan? Letter A, emission at police clearance. Letter B, driver's license at NBI clearance. Or letter C, inspection ng sasakyan at emission test sa LTO. The correct answer is letter C, inspection ng sasakyan at emission test sa LTO. Question number 82. Anong ibig sabihin ng dilaw na ilaw sa stoplight? Letter A, humanda sa paghinto. Letter B, huminto kapag nagpalit ng pula. Or letter C, huminto kung kinakailangan.
The correct answer is letter A, humanda sa paghinto. Question number 83. Paano mo dapat iposisyon ang iyong paa habang nagmamaneho ng motorsiklo? Letter A, nakapirmi at komportable sa apakan ng paa. Letter B, bahagyang nakapatong sa apakan ng paa. O letter C, marahang nakaapak sa preno at kambyo. The correct answer is A, nakapirmi at komportable sa apakan ng paa. Question number 84. Anong dapat mong gawin kung may dalawang pasahero ang naisumakay sa iyong motorsiklo? Letter A, magpatuloy ngunit magmaneho ng mabuti. Letter B, huwag hayaang umangkas ang dalawang pasahero sa iyo. Or letter C, huwag maglakad sa mga abalang kalye. The correct answer is letter B, huwag hayaang umangkas ang dalawang pasahero sa iyo. Question number 85. Ang mga driver ng tricycle ay kinakailangan magsuot ng letter A, sapatos at pantalon habang nagmamaneho. Letter B, jacket at salamin sa mata. Or letter C, damit na may mahabang manggas at shorts. The correct answer is letter A, sapatos at pantalon habang nagmamaneho. Question number 86. Anong edad maaaring sumakay sa harapan ng sasakyan ng isang bata na naaayon sa RA 11229? Letter A, 11 taong gulang pataas. Letter B, 18 taong gulang pataas. Letter C, 13 taong gulang pataas. Or letter D, 10 taong gulang pataas. The correct answer is letter C, 13 taong gulang pataas. Question number 87. Anong nilabag ng rider na ito? Letter A, RA 10666 or Children's Safety and Motorcycle Act. Letter B, RA 10586 or Anti-Drunk and Drug Driving Act. Or letter C, RA 10916 or Speed Limiter Act. The correct answer is letter A, RA 10666 or Children's Safety and Motorcycle Act. Question number 88. Anong pinapayagan na antas o porsyento ng alkohol para sa mga may hawak ng lisensya ng profesional na driver para sa mga maliliit na sasakyan? Letter A, 0%. Letter B, 0.25%. Or letter C, 0.5%. The correct answer is letter A, 0%. Question number 89. Ano ang dapat nasuriin ng mabuti ng sumasakay sa motorsiklo? Letter A, saddlebag. Letter B, extra gulong. Or letter C, kondisyon ng motorsiklo. The correct answer is letter C, kondisyon ng motorsiklo. Question number 90. Ang driver ng transport network vehicles kaya ng Grab, ang CAS ay kailangang mayroong letter A, student permit. Letter B, professional driver's license. Or letter C, non-professional driver's license. The correct answer is letter B, professional driver's license. Question number 91. Ang tamang pagsuri sa dami ng langis ay kung kailan? Letter A, nakatayo ang motor. Letter B, ang motorsiklo ay nakatayo sa gilid ng lalagyan ng langis. Or letter C, ang motorsiklo ay nakatayo sa tabi ng lalagyan ng langis. The correct answer is letter A, nakatayo ang motor. Question number 92. Ano ang dapat na haba ng saddlebag ng motorsiklo? Letter A, hindi ito dapat lumampas sa upuan ng pasahero ng motorsiklo. Letter B, hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. Or letter C, hindi ito dapat lumampas sa likurang gulong ng motorsiklo. The correct answer is letter B, hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. Question number 93. Alin sa mga ito ang maaaring lumampas sa itinakdang bilis? Letter A, kung ang driver ay tinawag ng kalikasan. Letter B, kung ang driver ay may pasaherong may sakit o sugatan. Or letter C, kung walang enforcer na nagbabantay. The correct answer is letter B, kung ang driver ay may pasaherong may sakit o sugatan. Question number 94. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, madulas na kalsada. Letter B, bakubakong kalsada. Or letter C, matarik na kalsada. The correct answer is letter B, bakubakong kalsada. Question number 95. Masasabing labi sa bilang ang mga nakasakay sa motorsiklo kung ito ay may letter A, higit pa sa 3 pasahero. Letter B, higit pa sa 2 pasahero. Or letter C, higit pa sa 1 pasahero. The correct answer is letter C, higit pa sa 1 pasahero. Question number 96. Ayon sa RA 10054, ano-ano ang may tuturing na standard protective na helmet na pang motorsiklo? Letter A, angkop na helmet na aprobado ng LTO at LTFRB. Letter B, mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI.
or letter C, mga helmet na binibigay at binibenta ng mga motorsadong nagbibenta ng motorsiklo? The correct answer is letter B, mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI. Question number 97. Anong dapat suriin ng driver ng motorsiklo? Letter A, saddle bag, top box, oil ng makina, transmission fluid, pedal ng preno, speedometer. Letter B, reserbang gulong, brake pads at shoes, silinyador. Or letter C, ang kabuuan kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. The correct answer is letter C, ang kabuuan kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Question number 98. Anong dapat na maximum na timbang ng iyong motorsiklo? Letter A, 2 beses ng bigat ng aking katawan. Letter B, 3 beses ng bigat ng aking katawan. Or letter C, 4 beses ng bigat ng aking katawan. The correct answer is letter B, 3 beses ng bigat ng aking katawan. Question number 99. Kailan ka maaaring huminto sa yellow box? Letter A, kung ang daloy ng trapiko ay umabot sa yellow box. Letter B, kung magsasakay o magbababa ng mga pasahero. Or letter C, hindi kailanman pinapayagan ng paghinto sa yellow box. The correct answer is letter C, hindi kailanman pinapayagan ng paghinto sa yellow box. Question number 100. Ang isang fabricated na kompartimento na nalagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itunturing na isang aksesoryo ng motorsiklo. Letter A, fuel tank bag. Letter B, saddle bag or box. Letter C, customized top box. Or letter D, trailer hitch. The correct answer is letter C, customized top box. Question number 101. Kailan madalas makita ang mga ganitong senyas trapiko? Letter A, sa mga tulay. Letter B, sa intersection. Letter C, sa mga kurbada. Or letter D, sa poste na tawiran ng tao. The correct answer is letter D, sa poste na tawiran ng tao. Question number 102. Alin sa mga sumusunod ang pinagbabawal? Letter A, pagkabit ng top box na kaya maglaman ng 2 helmet na full-faced. Letter B, pagkabit ng top box na kaya maglaman ng 3 helmet na full-faced. Or letter C, pagkabit ng top box na kaya maglaman ng 1 helmet na full-faced. The correct answer is letter B, pagkabit ng top box na kaya maglaman ng 3 helmet na full-faced. Question number 103. Maaari ka bang magparada katabi ng isang nakaparadang sasakyan sa loob ng pampublikong kalsada? Letter A, pwede pero naka-hazard light. Letter B, depende sa oras. Letter C, hindi. Or letter D, oo. The correct answer is letter C, hindi. Question number 104. Anong isa sa kinakailangan sa paggamit ng standard protective helmet? Letter A, kinakailangan nakalagay sa sticker ang bansang pinagmulan at tatak o brand ng helmet. Letter B, ang ICC o PS sticker ay kinakailangan na nakikita at nakalagay sa likod ng helmet. Or letter C, kinakailangan masakop ng helmet ang buong mukha o ulo para sa kaligtasan. The correct answer is letter B, ang ICC o PS sticker ay kinakailangan na nakikita at nakalagay sa likod ng helmet. Question number 105. Ang panahon ng pag-aaral para sa aplikante ng professional driver's license ay A, 5 buwan, B, 2 buwan, or letter C, 1 buwan. The correct answer is letter A, 5 buwan. Question number 106. Kapag may mabigat na hamog, dapat ay letter A, iparada muna ang sasakyan hanggang sa makaangat ang hamog. Letter B, dahan-dahang magmaneho at i-on ang mga headlights. Or letter C, i-on ang iyong mga headlights at ang wiper. The correct answer is letter A, iparada muna ang sasakyan hanggang sa makaangat ang hamog. Question number 107. Kapag hindi mo nakikita ang mga gulong ng sasakyan sa harap mo, anong dapat mong gawin? Letter A, bagalan ng takbo at mag-iwan ng sapat na distansya sa sasakyan na iyong sinusundan. Letter B, i-on ang iyong fog light. Or letter C, dagdagan ang iyong bilis hanggang sa ito ay makita. The correct answer is letter A, bagalan ng takbo at mag-iwan ng sapat na distansya sa sasakyan na iyong sinusundan. Question number 108. Bago pumasok sa isang intersection kung saan kita mo ang trapiko mula sa kaliwa at kanan, ikaw ay dapat na letter A, magmadali para maunahan mo sila. Letter B, bumagal habang tumatahak sa intersection. Or letter C, huminto. The correct answer is letter C, huminto. Question number 109.
Kapag nagmamaneho pababa sa isang mountain road, palaging letter A, maging laging handa na matumbok ang preno. Letter B, bumusina kada isang minuto. Or letter C, lumipat sa mababang gear upang ang pagpreno sa engine ay makatulong sa iyo na makontrol ang iyong bilis. The correct answer is letter C, lumipat sa mababang gear upang ang pagpreno sa engine ay makatulong sa iyo na makontrol ang iyong bilis. Question number 110. Kapag nagmamaneho sa isang curve sa highway na mataas ang speed limit, ikaw ay dapat na letter A, i-maintain ang bilis para hindi mabangga ng mga sasakyan sa iyong likuran. Letter B, bilisan ang patakbo para hindi ka lumubag sa minimum speed limit. Or letter C, bagalan ang takbo habang papalapit sa curb. The correct answer is letter C, bagalan ang takbo habang papalapit sa curb. Question number 111. Kung ikaw ay nagmamaneho sa maling lane, anong dapat mong gawin para makakaliwa sa isang intersection? Letter A, lumiko ng mabilis. Letter B, tapakan ng preno at clutch habang lumiliko para hindi mabilis. Or letter C, tumingin sa kaliwa at kanan para makita kung ligtas na lumipat ng lane at lumiko. The correct answer is letter C, tumingin sa kaliwa at kanan para makita kung ligtas na lumipat ng lane at lumiko. Question number 112. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, bawal ang lumiko. Letter B, isang direksyon lamang. Or letter C, bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. The correct answer is letter C, bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Question number 113. Upang maiwasan ang pagbangga sa intersection, dapat na letter A, alamin at isagawa ang mga patakaran tungkol sa pagtawid sa isang intersection. Letter B, bumusina bilang hudyat na ikaw ay paparating. Or letter C, palagi magpatuloy ng maingat sa isang intersection. The correct answer is letter A, alamin at isagawa ang mga patakaran tungkol sa pagtawid sa isang intersection. Question number 114. Sa kalsada na may dalawa lamang na lane, ang pag-overtake ay pinapayagan lamang sa letter A, kaliwang bahagi. Letter B, kanan at kaliwang bahagi. Or letter C, kanang bahagi. The correct answer is letter A, kaliwang bahagi. Question number 115. Kapag nagmamaneho sa mga mountain roads sa araw, dapat kang letter A, bumusina kada isang minuto. Letter B, bumusina kung sa tingin mo ito ay kinakailangan. Or letter C, bumusina kung ikaw ay papalapit sa isang blind curb. The correct answer is letter C, bumusina kung ikaw ay papalapit sa isang blind curb. Question number 116. Ang isang driver sa isang highway ay dapat magbigay daan sa letter A, pulisya, bombero at ambulansya kapag ang mga nasabing sasakyan ay nasa opisyal na tungkulin. Letter B, public utility vehicles. Or letter C, mga politiko kung sila ay nasa opisyal na tungkulin. The correct answer is letter A, pulisya, bombero at ambulansya kapag ang mga nasabing sasakyan ay nasa opisyal na tungkulin. Question number 117. Kung ang isang driver ay may nakita na isang bulag na tao sa unahan, siya ay letter A, hindi dapat mag-flash ng kanyang headlight. Letter B, hindi dapat bumusina. Or letter C, dapat nabagalan ng kanyang patakbo. The correct answer is letter B, hindi dapat bumusina. Question number 118. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, baku-bakong kalsada. Letter B, ginagawa ang kalsada. Or letter C, madulas ang kalsada. The correct answer is letter B, ginagawa ang kalsada. Question number 119. Ikaw ay nasa no passing zone kapag ang gitna ng kalsada ay may marka na letter A, dilaw na linyang putol-putol. Letter B, puti na linyang putol-putol. Or letter C, dalawang dilaw na linya. The correct answer is letter C, dalawang dilaw na linya. Question number 120. Gawin ito kapag ikaw ay paparada. Letter A, ilipat ang gear sa neutral. Letter B, patayin ang makina at hatakin ang handbrake. Or letter C, isara ang mga bintana. The correct answer is letter B, patayin ang makina at hatakin ang handbrake.